And we are back, third series ng araw para dito sa ating tournament Beyond the Summit Pro Series Season 9 tapat ang Young Galacticos going against Polaris na na 2-0 kanina ng Motivated Trust at sinabihan pang easy. Easy game ni Jabs. Yup. Tsaka palo na, tsaka nakita mo naman, dalawang beses nag-ANP si Jabs. Palong, di daw palong palo si Jabs ngayon, ah. Oh, say, ano, nagbabatak mo ang postre yata si Jabs nung Fnatic. Nagbatak muna, eh. Nag-practice sa MTG, no? Masabi mo ay, doon. Ay, naku. Ay, chismis ako dyan, pero... Ay, may chismis ka ba dyan? Ay, pero, chika, sure. ano bang marites natin dyan? Baka pwede di mo ko share. Sure kung confirm na yun, pero abangan nyo na lang, guys. Di tayo pwede magsabi ng di tapos. Sa bagay. Pero oh. Boss Durs, ano, long time no see, ah. It's been a while. Kailan ba tayo last nag-cast? No, nakaraan? Ay, hindi. TI yata last natin nag-cast, no? Elephant versus... Secret. Vici Gaming. Ay, hindi. Vici Gaming ba yun? Oo, tama. Vici Elephant yun. Oh, group stage pa yun, no? Oo. Nga, tagal din tayo di nagsama, eh, no? Oh. Dahil gulat ka ako! Actually, di, kanina ko lang nakita or nung 1 hour ago ko lang nakita yung schedule. Pero lang online, pero... Okay, ang galing! Kasi, ang galing, di ba? Ayos, di ba? Ayos, ha? 1 hour, no? 1 hour, okay lang. Oo. Di kasi ako masyado nagbabasa lang ako ng group chat kasi ngayon pag ano lang eh, pag may schedule. Bo? Oo. Busy ano, man? Yeah. Iba na talaga mga Pampangas bus, mga busy man talaga. Uy, hindi naman busy man actually. Ano lang, nagda-Dota din kasi ako ngayon, balik-balik Dota ako ngayon man eh. Babata ka para Civil War ah. Hindi naman. Yeah, kala ko, nagre-ready na eh. Early bird, kala ko early bird ka na agad eh. Hindi, may goal lang. Try ko lang na pa-immortal yung isa. Ba? Good luck, tropa. Pero dito ha, Polaris, nag-drop sila ng medyo squishy na lineup. Lambot agad nito Lina and Grimstroke. Habang dito naman for Yangon, Galacticos, dalawang heroes pa lang. Pang teamfight na, Wukong's Command plus Ravage for Yangon. Eto, speak of teamfights, Earth Spirit yung third pick. Ang Yangon Galacticos. Napapaisip ko sinong 4 kasi nila dito. Medyo di ko pa kasi kabisado yung player nila eh. Ay, si Limo, tama. And ito yung Yangon Boss Durs, ha, medyo alanganin yung standing nila. Nakakalaro na ng tatlong series and as of now, 1-5 yung kanilang standing. Mm-hmm. Same goes for Omega. 1-5 din sila. Pero kahapon, kung di ako nagkakamali, naka-asi sila. Nag-standing pa nga doon si Mamang Daya. Even nga, nagkaroon pa ng standing, doon pa nanalo. Di ba? Ois nga eh. Hindi rin parang expected, no? And kanina, parang nakita ko sa news feed ko, nag-lock na ng roster yung Neon. Mm-hmm. Mamang Daya in, at saka si... Si UK. Dalawang yeah, IMGSS. Tingin ko brood mo yun kasi, knowing yung performance din ni Mamang Daya at saka si UK, promising din sila na as their perspective na role nila eh. Lalo na si Mamang Daya para saan is the underrated na mid laner dito sa Southeast Asia. Parang di lang siya nabibigyan ng spotlight or big break niya sa scene na to. And I think ito na yung time ni Mamang Daya na di ba, yung parang okay, mag-step up ka dito sa OB Neon. Tsaka, so, statement at least, yeah. Ito yung first time na makikita ko yung OB Neon na nagkumuha sila ng player na hindi Filipino lineup. Usually iba, kasi iba, no? Yung mga totoo. Napansin natin kasi sa Neon nung syempre puro i-expect ko pag OB Neon puro mga Filipino lineup eh. True. Pero ang pinaka-shock ako, pinaka-shocking lang is meron silang coach na TI champion. Si Chuan, yeah. Oo. Very very nice. Oo. Great yung investment yun. ng Neon, sisimula talaga sila. All Filipino talaga 'yun, yung tinatawag na process eh. Sila JG pa, 'di ba? Yung players play hard. Ayun, tapos si Skem, parang late na lang din si Skem eh kasi si Skadelicious yung isa sa mga nauna doon eh sa Neon Esports, ano? Oo, tsaka si Rappi. Rappi tsaka si Arthur dati, doon siya eh. Anyway. Yep. So ayun, escalation para naman na si RR. Okay naman na promising din naman yung mga players eh, no?
Asong kana siya. No, di naman sa nagulat. Tingko gusto lang mag-try ng ni OB niyan ng ibang mga ibang C teams eh, no? Or C players pala, I mean. Syempre, yeah, alam naman natin kapag iba't ibang mga lahi, syempre kailangan yep. talaga mag-English. Hey, get back, pa ganun eh. True. And ang layo na nito ha sa nakasanayan nating Dota scene like last year. Ngayon talaga feeling ko mas competitive yung Southeast Asia. Ang daming teams talaga, jam pack, and kaya kung din nasabi na iba ngayon kasi hindi na ganun kagaya dati na meron kang solid Filipino team na stack talaga. Ngayon, nagiwahiwalay na sila. Kumbaga, meron tayo sa T1, Fnatic, tapos yung parang ano eh, kumbaga parang Kuroko Basketball, yung generation of miracles na Pinoy, nag-ano na sila, nag-spread out na sila, kumbaga. Oh, parang ganun. Mm, di ba? If you can beat them, join them. Join them. Di ba? If you can beat them, join them. Yun yung tamang definition ngayon sa Southeast Asia. Kasi, tsaka magkakilala naman to sa pub eh. Di malabong scouted talaga yung mga player. Yep. Diyan nang galing din si Miracle. Kung titingnan mo sila, Nisha, yan yung mga young star players natin. Si Naya Toro, yung BP, yung lahat ng players sila. And speak of BP pala, yun. Nagmagkang magkaka-roster change sila or magta-tryout yata sila ng position 1 to 4. Pero to, draft na pala tayo. Oo, kompleto na yan. Oo. Pero tingnan mo yung draft ng Yanggong Galacticos. Sobrang decent pero mo sa Polaris Esports dahil more on single target sila na yung lineup nila. Pero ang maganda naman kasi sa single target or masasabi kong ganitong klaseng lineup is ito yung kasing playstyle ng Polaris Esports. True. Which is ito yung malatempo controller na wala silang masyadong hinihintay na mga big ulti si Troll. Magpa-farm line, Night Stalker. Yep. Well, sabihin natin na mas matas. Big cooldown dependent din kasi yung hero niya in a way na may timing din siya look like mga every 5 minutes pwede lang siya mag-gank night time, di ba? Dark Ascension pwede rin naman yung i-capitalize dito ng side ng Polaris Esports cha checkmate dito si Oracle. Yun yung nakita kong downside ng Yanggong Galacticos kapag si Oracle na siya dito na checkmate feeling ko ang hirap for Oracle na makapagbitaw ng spells kapag natutukan ka dito ni Night Stalker, no? Pero maganda naman sa Yanggong Galacticos with their draft is decent team fight, Ravage into a Wukong. Sabihin natin, Wukong's Command, ulti pa dito ni Earth Spirit. So, we might see that kind of combo sa kanilang, kung saan sila magdidikta ng team fight sa kanilang timing, no? Yep. And speaking, ay, sige boss, go ahead. Sa timing din kasi sa ano yan eh. Timing din ng items, timing ng ultis, kung kailan sila titeamfight, di ba? Ilang yung nakita ko lang sa lineup ng Yanggong Galacticos. Pero so far kasi sa performance nila, medyo shaky pa yung nangyayari sa kanila eh. Kahit nung mga kinas ko tong ibang tournament nila, medyo shaky din. Parang kakapaan pa sila. So, game number one ng ating third series para ngayong araw, last series na natin for today. Pakilala natin both teams, ayan, para sa side ng Yanggong Galacticos, direct. May si Daluk. Si Daluk, eh. Ang, bebe time ba sila? Shoutout kay direct, ako, bebe time, eh. Direct, pa-check ka ulit ng, napahaba lang yung explanation ni Boss Darce, eh. Pakilala lang namin both teams. Wala. Mukhang nga nag-CR yata si Direk. Pero mamaya na lang pag nandiyan na. Baalag ka. Magkabakbakan pabigla. So, let's see. And for, ito, list ko na lang. I mean, for Yanggong Galacticos, nakikita mo bang worth it yung pick na Leshrac dito? Kasi, BKB sa must lang dito for Polaris and fast-paced tempo na Dota yung lalaro nila dito. For sure, Troll Warlord, BKB, Lina, BKB, and Nightstalker, BKB. Hirap sila dito kung sakaling mabuo nila mga item 10. Pero talking about Nightstalker, mukhang first blood, Wukong's, I mean, Wukong's naman tuloy. Boundless strike, easy kill, pero Zorin yung mga kapatay kay paring Nico. First blood yan. And syempre, Boss Nash, yung first blood natin. Syempre, alam nyo na yan. PNXBet.com, brought to you by PNXBet.com, guys. And use our promo code, LuponWX, upon registration. And don't forget, bet responsibly. Yes. Hashtag. Hashtag bet responsibly lagi. Kaya nga pinapala na yan. Huwag yung bet. Yes. Yung mga, huwag isang lang kalabaw. Huwag isang lang kalabaw. Pero dito, bottom lane, it's Zorin. Kasama niya rito si paring How, makakatapat nila Nico Night Stalker dito na First Blood kanina kontra
Bumi. Ito si Bumi, ah, balik position na 4 sa kanyang main role talaga. Ah, main role niya talaga, no? Kasi nung sa TNC nag-adjust siya since si team since natural position 4. Parang sa map din hindi ko masyado nakita si teams na nagpo-position 5. Siguro di ko lang napapansin. Pero nung nakaraan yata nag-core din siya eh. Nag-core yata siya. Si carry yata 'yon, di ko kamali. Kasi may mga times din kahit yung mga si Nakuko, 'di ba, nag-offlane din. Well, si, nag-mid din si Kuko, 'yun yung unang start niya nung career niya, 'di ba? Pero minsan nag-mid pa si Kuko, pwede pa. May asin pa talaga, tsaka yung nakita ko nag-mid siya nung huli na pinanood ko sa pub, I think naita ko sa YouTube, is dun sa, yung nag-bootcamp na sila preparing for TI. Naita ko siya mag-mid dun. May asin pa talaga. Malupit pa rin. Yep. Lupit pa rin si loading na yun, no? Tsaka, siyempre, pag si Kuko kasi, yung trademark niya is Huskar talaga eh, no? Lahat ang mga tao. The Philippine Huskar talaga. Oo. Yun yung maalala siya. Nalala ko yata nun, may pinos yata si Kuko na, ano tawag doon? Nagbimema siya ng looking for team mid lane only. Tapos inboring gamit. Oo, oh, tama. Nag time din na yun, yun din ata yung in-spam niya sa pub, yung invoker, na kailan daw makikita ang kukumid. Ayun niya ata yun, oo. Practice niya yung invoker. Si ano lang kasi ata, no? Si Abed pa lang ata yung madalas na... Si Armel naman, nakikita naman, pero hindi ganun ka... Madalang. Unlike kay Abed na gamay talaga. Sabagay, si Abed kasi talaga, gifted talaga. Ayun ang tinatawag na pinanganak para magdote. So, yun. Truly. I'm not sure kung anong balita natin kay Abed, pero... Mag-Hinebra daw eh. Hinebra, pwede eh, no? Mag-invest ng Hinebra sa Dota. Oh, Hinebra, baka naman, invest na kayo dito. Oo, ano? Bibihira talaga mag-sponsor yung... Kunyari, yung lalaking company like SMC, like... Hindi, yung sa kabila, yung kalaban ng SMC, nag-invest na eh. Like Smart Omega, yan. Mga ano nila, Signal. Si MVP, ayan. Money B Pangilinan ata, ayan. Ah, oo nga pala, no? Smart Omega. Yung Signal Ultra, alam ko, disband ni. Wala na. Yun yung nabalitaan ko sa yung mga latest ngayon sa Shuffle. Sa C, di ba? Or sa, dito sa ating local Filipinos. Local teams. Sa local teams, eh, no? Tsaka may mga up... Rising star pa rin tayo na makita in the near future. Marami din tayo na scout kahit sa Lupon Cup, sa PNXBet na hindi natin masyado nakita. Nagulat nga ako yung Ground Zero wala sa radar natin, no? Oh, gagsi, malakas yung ano yung Ground Zero na yung promising team. Kaya sila yung parang inabaw. Siguro tier ano nga to yung lower division, siguro sana makasali sila. Hoping na yung Ground Zero makana. And a big shoutout sa Lupon Cup, sila din yung isa sa mga tulay, kaya sobrang solid ng tournament na yan. Yung mga promising teams natin, mga tier 3, tier 4 teams, and dyan pwede magbatak. Pero kung babalik tayo sa game dito, Nico, pangalawang deaths niya na. 2-0 na to para save ng Yangon Galacticos. Tsaka hindi to favor sa isang MK tuloy, sa isang Night Stalker. Kasi alam naman natin si Night Stalker, he is a... di naman not so farm dependent in a way na isa sa yun sa mga ayaw mo sa Night Stalker is hinaharas ka ng ganitong klaseng harassment. And speaking of harassment, Aray! Harassment? How the hell? And mauuha niya dun si paring Bumi. And as of now, etong Yangon Galacticos pinapunish. Mukhang may hangover pa yung Polaris dun sa game nila against sa MTG. May two... Mukhang sleep yata ito, ha? Not really good sa side dito ng Polaris. Ayun, cut. Pero may bawi naman sa may, ano, sa may top lane. Kasi, matigas si Junjun sa umagang kay Ganda, boss. And nice rolling ball doon. Tatama yung palakol naman ni paring Natsumi doon. Kaya nga lang, matatadyakan siya dito ni paring Skidley. So, nice attempt. Pero unable sila makuha yung finishing touch dito kaya paring doon. So, uwi si Lun. TPV pabalik. Lakad batatag nga lang. So, advantage for at least experience. Dito for Rotrol, Earth Spirit muna yung makikinabang pagdating sa lane. Oo, tsaka kanina pa rin nagro-rotate si Earth Spirit. Tsaka kita mo yung effectiveness ng isang Tidehunter level 2 agad yung kanyang, tawag dito, yung Kraken Shell niya. Kasi kita mo, di siya like yung mga damage-wise na de-debuff lang niya. And yung kasing pasahit talaga dito sa Tide kapag
max out mo dito yung Kraken Shell, talagang lahat ng debuffs mo, kung ano yung damage na ninda mo, like mga 700, 800, mga ganyan, eh talagang debuff talaga yan ni Pepper na ano. So kailangan mo talaga dito is mga Silver Edge. Yung si Selena, pwede niyang possible kasi yung item ko. Yan naman kasi lagi item ni Lina eh, ngayon eh, no? Mga, kasi yung Lina, more on siya yung secondary damage na magpi-physical yun. Pwedeng, ano, nagta-transition into a physical damage and the Mac, makukuha niya dito Zorin, tamis ng unang tikim para sa side ng Polaris. And bukod sa Silver Edge na makakapag-break ka na, ang bilis ng attack speed mo, given na meron kang third skill na nagsastack. And may halong critical yan, syempre, mananakit ka talaga dyan sa Lina niya, if ever man na ganun magiging item, item choice niya later sa ating laro. Dami yung pwedeng break. Jinko Mastery. Tide. Pero sa iba ito, yung Kraken. Ito, Rolling Boulder. Pero nice stomp coming from CML. Mauna nga lang dun si Paring Boom eh. Pero hindi nila makukuha si Young PH. Dalawang kill yun. Ganda ng backup dun, boss. Dan coming from Yagon Galacticus. Oo, nice backup there. Tsaka na overwhelm din sila sa damage ni Lesh. Pwede wala na siya mana doon, pero nakapalag pa rin siya kasi that's a tier 1 tower na hindi mo pa rin napupush out dito ng side ng Polaris. Like, this is not a really good attempt. Kasi tatlo din yung nakabantay doon sa may middle lane. And I think prepare naman doon yung side ng YG. Tapos sa masakalap pa, yung courier pa doon ni CML is may laman pa na ward. Na usually, pwede siyang mag-scout out dito ng mga jungle side ng YG eh. So yun nga lang, medyo na medyo awit nga lang yung nangyari doon. Tapos courier pa. Kumbaga 3-4 natin yung exchange dyan eh. Grabe to si Mako. Sobrang swerte. Nakita mo ba yung ginawa doon ng Polaris kani-kanina lang? Namatay, di ba? Etong, sino nga to? Namatay yung Tidehunter nila plus etong Grimstroke. Nag-TP yung Grimstroke una. Nalagyan ng bote, puno, for Lina. Tapos nag-TP din yung Tidehunter doon. Nalagyan na naman puno yung Lina. Tapos sakto, bounty rune. Puno, lahat talaga sulit for Mac. Medyo nakabawi siya sa network pagdating doon. Pero eto, yun lang. Mamamatay. Habang nagpo-form, yung mid laner ni Mac, siya naman yung magiging, Boomy, magiging sakripisyo dito sa gitna. Hindi yung PH, yung makakapag-take ng kill. 6-1, papabor para sa Young Galacticus. Oo, oh, tapos nakakuha pa ng rune dito si Young PH. And cut na lang yata niya yung creep wave. Pag nakita pa niya itong stacks ng enemy territory, naku, medyo boss ito sa side ng Polaris and possible stock yun ni Lina eh. Kasi siya lang yung makapag-clear out dito ng waves. Compare mo dito kay Troll na kailangan pa niya dito ng Battle Fury. Pwede naman Maelstrom pero parang ang bagal yata kung i-clear niya dito kapag Maelstrom lang item mo. Yep. Pero ito, speaking. Oh, nice touch. And speaking of nakita yung stock, kitang-kita ng Yangon Galacticus doon because of their clip ward. Kaso lang hindi sila agad pumunta pero ito, Nikod, night time to guys ha. So medyo mahahabol niya yung kupunan ng Yangon Galacticus. Lack of mana, ubus na para sa side ng Yangon. Nice void to slow Young PH down. Rolling Boulder, mamimintis niya. Pero makakapag-out pa kaya Earth Spirit dito? Parang hindi na. Oo, parang wala din yung mana. Oo. So dalawang core hero para sa side ng Polaris. Ito, tumakbo na sa base na lang ng kalaban nitong si Steely. And all of a sudden, Nico taking double kill after ma-0-2. Medyo pambawi din para sa side ng Polaris. And very greedy para sa side ng Yangon, dahil di na rin nirespect na pwedeng bumakap lang anytime itong Polaris sa ginawa nilang maneuver doon, boss. Oo. Kita mo yung dodge kanina ni Lesh doon sa LSA. Although, nawalan din siya ng mana kasi kita mo, kung may mana man itong si Lesh, kaya niyang ito 3v1 yung situation na yun kapag... tsaka kita mo kasi dito yung Devil Kid niya, like, nasa level 3. So, pag na... Pag nainda mo pa ng damage si Lesh or magkaroon lang siya ng mana, possible mamatay dun yung Polaris. Yun nga lang, medyo na-miscalcule ni Lesh yung kanyang paggamit niya dun ng mga spells. Tingin ko, yun ganun yung naging awit nga lang yan. Pero si Hao nasa may top lane din and nagkapalit na sila dito ng troll. Uy! Ito, kukonekta yung stun. Dalawa tatamaan pero counter stun din naman agad para dito sa side ng Polaris. Well played yun, CML. Yung multiple stuns yung nagagawa dito, both teams ha. Kaso lang, yung gustong gumaw na si Hao, makakaisa pa naman ata, pero yung LSA, ayaw nila makahampas dahil may Jingo Master yan. Dumistansya, yung dalawang long range hero, pinairal nila yung kanilang advantage doon contra Monkey King. And susunod na ni Paring Mac, etong si Paring Zorin naman agad. And all of a sudden, kung kanina 6-1, biglang bumulusok naman ngayon etong Polaris. And makakapag-take pa actually ng tier 1 tower sa bottom league. Tsaka nagiging deep din sila, men. Like,
itong si Monkey King, hindi sulit yung kanyang transition sa may top lane na supposed to be perform ka lang, pero speaking of transition, ayun na, Nico, hindi tatama Earth Splitter ni CML. Ay, ito na yung teleportation Zorin. Pwede niya bigyan ng sustain sa ganon. Hindi mapatay itong yung PH. Kaso medyo risky to ha. May tier 1 tower pa na kailangan i-respect yung Polaris. Oh, I think they need to go back na muna. Nandun na rin kasi yung Magnetize come from Earth Spirit. Pero meanwhile, top lane, how? Alam niya na mag-isa lang dahil nga kitang-kita namumula yung mapa sa gitnang bahagi natin dyan. So, may chance na mapatay niya talaga. Actually, hindi talaga may chance. Legit na napatay itong Grimstone. So, easy kill for a carry doon. Nakabawi din naman agad after mamatay nung Monkey King kanina-kanina lang. So, death para kay Bumi. Nag-stay pa rin siya din sa may top lane. Tsaka, possible yata wala yata siyang TP ngayon. Siguro kung may TP siya doon, that's a big way to start out the TNY dito for Polaris. Kaso nga lang, merong level 6 agad dito si skill lane, nakapag-provide siya doon ng damage, kaya hindi rin makalapit doon yung Polaris or somehow mapag bounce back kasi hindi nila na-maximize itong ulti dito ni Nico kanina. Kaya if ever mag-dip sila doon, talagang may i-indine para sila ng damage eh. Magnetize, DPS, damage overtime, plus meron ka pa ditong Lesh Rock, di ba? So yep. Medyo mangangati ka talaga doon sa damage output na mapoprovide dito ng side yung Yangong Galacticus. But how? Kuha naman siya dito ng tier 1 tower. So medyo naging lilo na yung magkabilang teams dito. And I think kukuha na yata sila ng mga resources na with the stacks. Same goes for Yangong Galacticus. Pero hindi ako sure kung meron stacks itong Yangong Galacticus. Hindi ko pa na-check or hindi pa nakita sa may camera. Halos nakita ko lang dito na may stocks itong Polaris Esports. So parang side ng Yangon Galacticus, kung may plano silang gumaw dito or ma-burst ng isang hero, like magamit nila yung Ravage, ito na yung time na yun. Kasi nag-aantay lang ulit ng second night time itong Polaris for sure. Meron na lang at least 2 minutes and 15 seconds na hinihintay Polaris before sila gumawa ng galaw dito kung sakali. Kasi night time, alam naman natin, Night Stalker, kailangan na. Toka niya na yan na makakuha sila skill dahil meron silang Mac, meron silang Bumi na grabe yung burst potential basta makakuha lang sila ng magandang pick-off after nila mag-smoke later on sa game natin. Tsaka timing din kasi ng Blink Dagger ni Tide. So, din factor yan. Kaso sa ngayon, medyo nahirapan din si Tide dun sa may top. Kasi, di ko naman masasabi na talo siya sa lane. So, knowing na hindi naman siya namamatay, so technically masasabi ko hindi siya talaga literal na talo sa lane. It's just that na pressure out din siya sa main top kasi troll pa rin naman to eh, even though malakas sa lane si Tide, pero uy, yung sabihin ko namatay nila ng isa doon Yangon Galacticus. And pwedeng-pwede nila i-pressure actually etong tier 2 tower sa top lane. And kung makukuha nila to sobrang early, may pang zone out sila, they have Ravage, they have Wukong Command. Pero look at this, how gusto niya patayin dito si Bumi together with Zorin, another one in the bag yun. So, pwedeng-pwede, Yangon dito. Kaso lang, yung pressure naman bottom lane. And if titingnan natin dito yung itemization, ha? Mac going for that BKB. Sobrang ano talaga, ideal lang BKB item dito, especially sa lineup ng Yangon Galacticus. So, BKB is a must for Polaris. Pin-prioritize, boss Dan. First item dito agad para kay Mac. And doon na, naka-ready na pang BKB. Di na rin kasi bago kay Lina na recta BKB. Usually, yung nakita natin kadalasan kay Lina dati yung scepter agad after ng BOT, pero this time around nakita niya dito na sobrang dami ng spells ng Yangon Galacticus na kaya i-dodge dito with this BKB. Kasi yung scepter tutusin, wala ka naman mag-debuff dito aside lang dun sa Fates Edict, di ba? Pero more on yung Fates Edict dito, mas pang save out lang niya dito sa mga core eh. So okay, BKB ako dito para hindi, kahit pa paano hindi ka ma-lockdown, hindi ka ma-ravage, hindi ka magulong, di ba? So dami din kasing lockdown pa rin itong side ng Yangon Galacticus kung tutusin eh. Almost lahat sila may lockdown, may pang-hole, di ba? So I think sulit talaga dito yung second item BKB, pero Zorin yung target, wala nang paligoy-ligoy after Elis una agad, and then tons of right click damage coming from Mac, pang dominating niya yan. And yung BKB usage talaga dito kasi yung main source of power talaga ng isang Lesh Rock nanggagaling talaga dun sa Diabolic eh, at saka Pulse Nova, kaya nagiging nonsense siya once naka-up yung BKB. And hindi naman natin nakikita na yung Lesh Rock, never in a million years yan nakipag-right clickan, talagang jogging lang yan sa teamfight habang may mana, no? Oo. So sulit na sulit talaga for them.
So night time na to, boss Dan, ha. Tignan natin kung ano magiging galawan ng Polaris. 11-7. 16 minutes sa game natin. Let's see kung paano yung magiging adjustment. Ah, tawag sa akin? So, boss Dan? Sorry kaya ito. Hello, boss Dars. Ayan. Nasaan yung ilang araw kong partner si boss Dan, eh. Ayan, shoutout kay boss Dan. Baka na dapat. Si, ma- si, ano, si Kop Kop. Ay, sorry. Si Master, si Master Buten. Yun talaga yung Kop Kop kay si Dan. Isa sa mga Kop Kop. Yung Yatapsi. Oh, para-paras kayo, di ba? Kaya pala, pinapartner na ako. Mga pampagas best ng mga delicate. Delicate, out sa inyo, mga lods. Wait lang, si Bumi na again. Pinapuntrip siya dito ni Hau. Matik yan. Oh, basta makita siya pagkain agad na sisi lion. Nagiging fried chicken siya sa mata ni Hau, eh. Oo. Ito nga, yung mas isang position, Burn, na pinapuntrip. Binibigyan mo ng kill itong si Monkey King, tapos masama sa team fight si Monkey na siya yung item na or kasi itong Monkey King dito yung typical na Monkey na sasama or rather na nagpa-farm lang sa mid jungle side eh. Kasi di naman siya nag-battle fear dito and kita mo naman kasi usually yan naman yung nakita natin kay Monkey King ngayon eh. Echo Saber into Maelstrom. Minsan nga pag kailangan mo ng BKB dito or hindi mo matatiming BKB, like may timing kasi ng BKB dito, like 20 minutes pag di mo nabuo yung BKB dito, medyo mahirapan ka na makapag-catch up sa farm. So, speaking of Monkey King, eh yung tinatawag na akyat panaog ka lang eh, akyat baba ka lang. Pag ano mo, pag nakita ka ng creep wave, combo na agad, sabay jump na naman sa puno, and then ganun lang ulit yung gagawin kung pwede ka bumalik sa jungle. Ulit-ulit lang yung pattern, pero eto, Laguna Blade, kung kanina hindi nadali ni paring Nico and Mac, ngayon naman, itong si Zorin, wala na siyang masyadong backup na kasama doon. So, makapitas din ng support itong Polaris. Hirap lang gumo for Polaris even though nighttime boss dan. Kasi threat pa rin talaga yung Ravage dito eh, para sa side ng Yangon Galacticus. And hindi pa sila parang fully vaccinated kung sa, kumbaga. Ito, Lun, matigas yun, bukas pa yan. So, ito muna ng Polaris. Huwag, ano muna, kumbaga, ibabad muna yan. Pagka yung mga frozen na meet sa ref, babad mo muna eh. Paano magbot eh? Kaya kailangan mo talagang painitin ng i-maximum mo yan. Pero, ang PH! Tignan natin, maliligaw siya rito sa baluarte ng Polaris. At wala na siyang mana, hintay na lang siyang bumaba dun sa Yule Scepter. And mega kill streak na para dito kay Mac. Pero in terms of network, actually, lumalamang pa rito ha, yung mesh na contra Mac. Ito, another one in the bag. Pero doon yung peking pangako. False promise, pinangakuhan ka ng sakyan bahay, nasta pa lang, pero ito, Bounce Strike, how? Aray, upo, healing spray, CML pa, ang ending na matay din. Pero yung Lash, good kill na yun, ha, para sa side ng Polaris kanina, dun sa kabilang dako ng mapa. Oo. Tsaka yun yung pinaka worst part kapag i-yules mo yung sarili mo. Kumbaga, sinetapan mo pa si Lina ng yung Yule Scepter mo, sinetapan mo pa si Lina ng maganda pang LSA dun. But, Nico, non-stopping. Kailangan. Tatama, Ravage. Patay din naman agad doon. Si Nico and susunod nila yung buhay ni Bumi. Ito na yung Ravage na ang hirap talagang i-go kung sakali. Si Papap lang. Hindi na mo, nakatingin sila sa Roshan dito. Mukhang kaya naman ata nila. Hindi. BKB yung naging item choice dito ni Howie. Up na yan. So, papadalan na lang ng courier niya. Ito namang Lina. Going for that Silver Edge na. Nang sa ganun, mabreak na itong Yangon Galacticus. Only Boulder in. Let's see, Mac. Yung magiging target, tatamaan siya ng malasucker si Pa Shaolin Sucker doon na bato. Pero Boundless Strike, nag-overstep naman dyan si paring Maxilicious. Oh no, in CML, position 5, the Adroid 2.0, masastump naman niya. Pero yung dalawa, hindi, Rolling Boulder in. And then kikidlatan sa mukha, gustong pumawi dito ni paring Nico with that soul bind and Natsumi. It's time to shine, ngayon pa lang kita makikita. Pagdating sa teamfight, meron kulang pa siya damage dito. Kaso, pasasaan ba? Mapapakuluan niya din itong si paring Lun. Ayun, mahaba man ang mga procession sa simbahan din ng tuloy. Yan na double kill para dito kay Natsumi. Nice counter initiation naman para dito sa side ng Polaris. Hindi sila pumayag na makakadigan ng basta-basta itong Yangon dot boss nurse. Totoo yun. Hindi sila pwedeng magpabigay ng kills na walang trade-off eh, no? Wait lang! Sakit yan! Boundless tayo sa dalawa! Bukong's command, pero pop na ganun mami Natsumi yan with his BKB. BKB of his own naman din dito si paring Lau. Pero lumaban si Kuya
Noon, nandun naman yung kanya. Battle Pass mawala yan. Yeah, top chip owners ka na mga friend. Where's the Yule Scepter, yung PH? Nastang nga lang siya dito. So, hindi naman yung game set up with a Split Earth. Pero Earth Splitter, nagkagulo-gulo na rito ang Dota, guys. Pero wala silang mapapatay doon. Yung Ring Boulder, coming from a skill lane, mapapatay doon yung Elden Titan. How yung makakasundot kay CML pag mega kill niyan. And ang ganda sana nung counterplay ulit ng Polaris doon, pero nabitin, kinulang para makuha doon yung mid laner ng Yangon, guys. Nabitin in a way na merong BKB doon itong si Hao, hindi, like si Troll Warlord, nagpop siya doon ng ulti, same goes his BKB. Pero ang problema kasi, yung root niya kasi dito, naka-BKB na Hao, hindi mo napop, di mo mapoprock yan, lalo na kailangan mo ma-penetrate dito yung BKB netong si Hao para if ever ma-hold up mo siya sa possible na root. Kumbaga kasi, yun lang yung inda mo sa isang troll na somehow ma-hold up mo dito si Hao, pero problema napalaban na yun, no? Oo, napalaban na. Tsaka no choice na rin siya dun eh. Like, talaga. If lalaban na naman battle trans, hindi mo naman pwede controlin yun. May sariling utak na si troll eh. Kumbaga gigil na yan once mag-battle trans. Ang alam na talaga niya is umatake talaga ng kalaban, ano? Totoo. Tsaka yun nga lang, sakto din si Oracle na kapag false promise pa in a way na yung time na yon wala nang battle trans si Troll, so he's wide open to kill off ito, tsaka out of position na siya that time. Kasi pag naka-battle trans ka na, is either maka-kite ka or maka-kite ka, ma-out of position ka pa, or mas magagamit mo na mas better. And ang malungkot dito, kontrolado ng Yangon Galacticus yung laro. Daytime na, may hawak ka pang Aegis of the Immortal, 3k gold advantage. Unless magkamali sila dito ng grabe. Pero let's see. Polaris na kukumak. Mukhang lista na yata ito. May Ravage pa pero hindi. Sabi ni paring nung may BKB yan, hindi ko gagamitin basta-basta yung Ravage. May kita yung animation niya dyan. Ito na lang yung long stand coming from that baston ni paring Hao. Ang baston niyang sobrang haba. Ikaw makaba ba baston niyo, boss? Sa sapatos? Dati. Ngayon. Dati. Saktuhan na lang. Saktuhan na lang. Pero ito. Nung kalidyo ko nun. Yung baston ko nun, pero... Gabi, haba naman ang baston mo pala, boss. Pero ito, si Inscripto, and early, alam naman natin na yung Leshrac, ang bilis pumasag yan. Naku po, may Aegis pa na pwedeng to work with dito yung Yangon Galacticus. At least decent damage, pero nagamit nila dun yung fortification. Kaso bababa lang yun, mag-aantay lang ng next batch of creep wave itong sila. And looks like, makakuha sila dito ng tier 3 tower. Impossible melee barracks kasi you still have that Ravage, you still have that BKBs on the bag para dito sa side ng Yangon Galacticus. Napakaaga nito ng Polaris, delikado sila, boss Ben. Yung mga scenario. Ito na, Natsumi, hindi papayag, papahikot. Kanyang pala call check, wa, pero tignan natin, Soulbind, where's the Laguna Communication, papasok yan, together with the Blinking and Earth Splitter, patay. Yung Monkey King, pero that's only the Aegis of the Immortal and there's no skill to play na para dito sa side ng Polaris, more on right click. Ayan and na! Nandun yung full stamp to the BKB. Pero makakaupawa pa nila yung mini barracks dito, at least hindi ha. Boss Dan, yung Ravage, ay boss Dan na naman talaga, boss nurse, yung ating Ravage dito, available pa rin ha. Nico, pag nag-wear off siguro itong Dark Ascension, pwede ulit reset lang ito eh, for Yangon eh. Although gamit ito, wala naman. Pero basag doon, boss, there's yung tier 3, tapos grabing naging damage sa dalawang battles. Oo. Kung di siya na siguro na BKB doon, pwede silang makapag-set up rocks doon. Pero ang problema kasi, both teams medyo naging alanganin yung pwesto nila. Like si Tide, doesn't have the dagger, I'm not sure kung may dagger siya or wala. Pero nakita ko parang wala man eh. Di siya makapwesto doon ng magandang Ravage. Nico was popping out yung kanyang ulti, just zone out yung heroes doon ng Yangon Galacticus. And both teams have having a hard time paano sila mag-initiate. Both offlaners pala, I mean, hindi sila makakuha ng magandang angle. Then si Oracle is hiding around. Like, ito kasi yung pinaka nakakatakot ka for Oracle na pag na-checkmate ka talaga dito for Night Stalker, wala ka na mahihindi, wala ka na matutulong sa teamfight eh. Parang walking 250 ka na lang dyan na hinahan ka lang dito ni Night Stalker. And as a Night Stalker, yun talaga yung main goal mo, yun trabaho na dapat mong gawin. Kasi, mamba-burst man kayo ng isang hero, pagpalagay natin, mangkiking isang melee hero, for example, mag-take ulit sila ng risk, mag-high ground, kung hindi mo papatayin yung Oracle dun sa likod, wala lang ding saysay. Kasi, mapupulse promise talaga yung mangkiking, and all of a sudden, yung Jingo Master niyan, once mag-stack, bigla na lang mapupul HP yan.
biglaan. Pero let's see, tignan natin kung maka-cut off guard ba nila etong Yanggun Galacticus. This is a fresh night time na for Night Stalker. So ito yung pagkakataon for Polaris nang sa ganun eh makabawi kahit papaano. 6k gold lead, 25 minutes. And for Yanggun, mukhang ano muna ang lagay dito. Chill lang muna. Antay ulit daytime. Antayin lang ng daytime. May ulti naman si Night Stalker. So I think isa-save out na lang dito ng Polaris. May vision sila eh, tutusin. Pero hindi nila nakita wala. Kasi hindi pa sila napag-push dito ng tier 1 tower sa middle lane. So, kana may reset pa rin doon sa fortification. Pero at least nakakuha sila dito ng tier 2 tower sa may bottom lane. So, they want to control yung resources dito ng Yanggun Galacticus. Pero ang problema kasi, pares na tier 2, both tier 2 towers na magkabilang side eh. Oh, and the mirror lang. Actually, yung right side ng mapa or jungle dito ng Yanggun. Meanwhile, yung Yanggun Galacticus, yung warding spot naman nila is nasa left side ng jungle naman this time around ng Polaris. So, ano lang, kumbaga, nagpalit lang muna sila ng pagpa-farman ni Pedro. Palit bote muna. Palit bote, guys, yep. Dito muna ako, guys, di ba? Napapansin ko sa mga, eto ah, kung, na-checking ko ba yung kasama ko, ay may nabanggit kasi ako that time na mas pinipili ng mga teams yung Radiant compare mo sa Dire. Tsaka titinan mo kasi yung Radiant, ang daming advantage like makapag-TP ka lang sa tier 1 tower, sa may rush pit. Tsaka mas malapit if ever. And kung titinan mo kasi compare mo sa Dire na may outpost pa. And ang masaklap pa dun kapag na-push out pa kayo ng tier 2 tower, parang ang hirap mag-TP dun sa may rush pit. And ang sobrang lapit din for the carries na or masabi ko yung mga offlane na mas malapit kasi yung farming ano nila mas yung farming pattern nila compare mo sa triangle ng Dire, which is ang layo, di ba? O napapansin mo mas pinipili ng mga teams yung region compare mo sa Dire. Interesting 'yun. Oo. Tsaka yun yung medyo intrigue na ano eh. If you're a carry, syempre kailangan mo yung medyo efficient na from every second wala kang sinasayang na ano na oras as a carry, yeah. Diba? Ito magkakasalubungan na yung dalawa nating team, pero grabe, mission impossible dito si Nico. Look at him, he's finding his target na kung saan si Oracle, pero si Oka hindi makita talaga dito ni Nico. Ayun, huli ka, sabi dito ni Nico. So ito chance, wala buyback yan, kaso hindi up yung Roshan dito, boss. Ganda sana kung meron ng Roshan, napatay mo pa naman ng 40 seconds itong si Oka, pero hindi papabor yung timing na yun. Pero Yanggun, kulang sila ng Oracle. Siya dito yung parang missing piece talaga. Dahil sa yung promise. Tama ba nakita ko yung all chat? In all chat na dun yung Roshan timer. Pero tayo ka. Alam ko lang ha, pero ito, another support yung mapapatay ng Polaris. Sila dun yung Dark Ascension plus Tier 1 Tower. At least kahit papano yung 6k na kalamangan na pababa na nila sa at least kalahati, 3k na lamang to para save ng Polaris. And once mag-up din kasi dito yung Silver Edge, hindi na rin pwedeng padogi-dogi dito yung Tidehunter sa front eh, feeling ko eh. Kaya kahit talaga siya dyan i-burst, mamen. Truly. Ito, up no? Up na nga eh, oo. Kailangan niyang maging, kailangan maging careful sa mga movements niya at the same time, yung pag-initiate niya, and I think kailangan talaga nilang more sentries para if ever na si Dina magbabacklines, mauli niya si Tide, di ba? Kapag somehow they know his movement nitong si Mac 2000. But sa ngayon, ano yung plano dito ng both teams? But Yanggun Galacticus, since alam nila na walang percentage, pwede nilang pwede silang kumuha at least na isa. Tapos kung if matimingan nila yung Roshan, pwede sila mag-Rosh, yep. If ever. Pero and ang masaklap doon, 30 seconds na lang, daytime na, tapos sa yun lang, malas nila sa rush timer, 2 minutes yung naging rush timer dito, so long cooldown para dito kay Roshan. And for Monkey King, his next item will be a Satanic. So kahit sabihin na natin na unang mapatay or matarget mo na agad dito yung Oracle, meron na siya mapagre-relay yan, sarili niya na lang yung magiging tahan niya talaga with that Jingo Mastery stock, tapos Satanic. So if ever man, sakit-sakit na itong Monkey King. Talagang alam mong tatagal ito sa teamfight. Meron siya Scuddy. So, goods na goods for Monkey King. Diyan, this game kasi, ang kailangan lang dito ni Monkey is, siya yung typical na magiging tanky na carry in a way na, eto si Lina is, nagre-rely na lang si Monkey King, or si Troll pala, I mean,
Ha, nagabaliktad eh. Si Monkey King, I guess, yung damage output na inasa niya dito, hindi sa kanya eh. Kundi kay Lesh, kay Earth Spirit. Kasi alam nila dito, yung mga BKB ng Polaris, like, pababa na rin ng like 6 seconds na lang eh. So, if ever, kaya nilang i-kite out dito yung mga BKBs and then pwede sila makapag-re-engage if ever, di ba? Yep. So, there's a possible scenario na ganun yung mangyari yung plano nila na i-force out lahat ng BKB ni Troll, ni Lina, di ba? Even si Night Stalker, but I'm not sure kung may BKB na si Night Stalker. Malapit na. Pa. Actually, mabuo pa lang. Mabuo pa lang. Oo. So, medyo delikado pa rin naman si Night Stalker if ever. May pang-catch pa rin naman sila habang wala pa siyang BKB. Pero sa kanya kasi, si Night Stalker, look at his net worth, nasa bottom siya. And mayaman pa siya dito kay Bumi. Or mas mayaman pa si Bumi. Confirm sa kanya, oo. Mm. Ito hindi mo inaasahan na Night Stalker na sobrang baba na net worth. Pero naging 4 siya dito sa game na to. Nagparaya na lang siya, no? Mm-hmm. Saan kasi din ang yangon dito? Yung ano sila, one big fight si kapag ka 2 meme fight. Like, kung ikaw yung Polaris dito, dami mong kailangan intindihin eh. Titignan kung kailan ibibitaw yung Ravage, meron ka pang magnetize, may Wukong's command ka pa. So, pagdating talaga sa suntukan, ma-zone out ka, especially when you're a troll, mas ideal na nakamili form ka eh. Kasi yun, dun talaga yung sakit niya eh, yung hapdi eh. Parang mapupersa kang mag-long range kapag ka yung mga distance skills dito ng Yangon, kumunect eh. Oo, totoo nga yan. Isa ding one way to describe yung damage output nga naman. And ang maganda pa dito kasi is wala pa akong nakita na magandang stomp into Earth Spirit, di ba? Ang inaasahan kasi nila dito, pwedeng Soulbind, pwedeng tumama LSA, di ba? Night Stalker providing some visions. So if ever na magkaroon ng magandang vision or magandang angle tong si Elder Titan, if ever, he can set up yung pinaka pangarap niya na so, like 3 to 4 man na stomp into Earth Splitter tas pero kapang Soulbind, di ba, na maiipit at least yung dalawang heroes when in masa yun nga yung nakikita ko lang na deadly combo nila tsaka even though yung Monkey King has na Wukong's command na may added armor, ang problema kasi dito yung base armor for this Elder Titan. Kumbaga, walang pake. Walang pake. So, overall, kaya pa rin sumabay ni Troll dun sa may Wukong's command. So, kaya pa rin niyang i-burst out agad. Di ba? So, yun lang napapansin ko lang sa lineup ng Polaris. So, kung magawa man nila nun ever, napakalaking factor sa kanila ng mga ganun types of teamfight. Indeed. So, pagdating sa network natin, halos yung Troll. Kapantay niya lang. Actually, lamang pa nga siya dito ng 500 gold kontra mong... Talaga nag-snowball din yung farming ni Sumi. Kaya goods na goods lang. Palag talaga in terms of items network dito yung yan, kung CP mo, 6-7K na yan. Pero, nagawa nila ng paraan kanina na mapababa nung nagkamali din, nag-watak-watak yung yangon. Solid pick off, dalawang support, nag-turn into objective tier 1 tower. And ito, nakabwelo-bwelo. Talagang magkatalo na lang sa teamfight initiation tsaka decision making later on sa ating laro. Pero for Polaris dito kasi kumbaga daytime na ulit eh yung 5 minute mark na yun yung chance for Yangon eh na matake. Truly. Tsaka ang maganda naman kasi dito kahit sabi mong kahit daytime basta may Dark Ascension kaya pa rin pumalag dito ng Polaris. Yun naman din yung parang pambawi kahit sabi mong time. Kung may Dark Ascension naman, eh, why not Coconut? Why not Coconut, Poconut? Pero, shoutout sa mga nanonood habang nakapost, guys. And, yung ating live stream. Dahil ito na yung ating last series. So, tomorrow, meron pa tayong another series sa ating BTS Pro Series. And, I think, ang yung group stage natin dito is hanggang 8. Then, dire-diretso na hanggang playoffs na yun, di ba? And nga pala, guys, sa mga gusto ng mga solid merch dyan, guys, meron tayong tayo nyo lang kami guys sa shopee.com/armory. Meron pa rin tayong takip silim. Available pa rin naman, Boss Stars. Tsaka may restock din tayo na Lupon Basic eh. Ngayon, yung basic, solid yun. Actually, suit ko ngayon yung, hindi pala basic eh. Yung Smurfing Supremacy kasi galing kasi ako sa labas. Di ba? Napag-usapan natin to sa off-stream bago tayo pumasok dito. Diba? So, the armory, big hand man. Na-armor yung jacket sa akin. Pero hindi ako makatanggi. Yung jacket sa akin. Yung basic sa basic merch, yung jacket.
Ako di ako bumili. Di ako bumili nun eh. T-shirt lang ang naiwan sa akin. T-shirt. Oo. Ako na t-shirt ko kadiri kasi ako mahilig mag-jacket kapag... Nag-jacket lang ako actually, men. Diyan lang sa ano, sa building. Doon lang ako nag-jacket. Pero sa bahay, hindi. Ano talaga, nakabad lang ako sa bahay. Wala talaga para tipid sa damit. Ako ginag actually doon nga sa pag nasa apartment kami. Lagi ako lagi akong damit natutulog. Pero dito hindi pwede. Eh malamig din kasi. Ang problema lang din lang talaga mapag-jacket kasi hindi naman siya totally na mas malamig. Compare mo sa camp sobrang lamig eh kaya mapapa-jacket ka talaga. Like that nung one time yata noon umuulan. Tas naka syempre nilalamig. Ako, may kayakap ka naman bukod sa jacket, may kayakap ka. Kaya hindi ka nilalamig eh. Oh, si kayakap ko. Huwag mo basa sa akin mga kalokohan mo, sir. Alam ko may kayakap ka eh. Ako, sa yan, par. Sinisiraan mo pa ako, loyal na. Unan, bahan ba yung unan, yakapin? Ah, pwede ko yun? Unan, yung tinutumbo ko, unan. Ah, kala ko, unan. Oo. Ikaw naman, advance ka naman agad eh. Oh, alam ko na iniisip nyo eh. Di ba? Para kay si ikaw, si Tom, si Rebo. Ayan, mga gatong lords. Pagdating ko dito sa cast, lagi akong ginagatong. Ano ba yun? Sisilaban na lang kulang. Talagang fire burning on the dance floor. Talagang mangyayari. Oh, combo-combo kayo dyan. Yo ba yung... Oh, sila na tatlo. Yung mga gatong lords. And... Mukhang nasira yata yung PC ni Tay Dagger. Napapasad face na rito yung Yangon Galactico sa all chat. Mukhang... Ganda pa naman ng ano, ganda pa naman sana ng game. Yung next team fight natin, talagang umaati ka buong action niyan min eh. Smoke na nga sila dito. Isipin, gigil na yung Yangon dito. Yo. Sabi nila, 24 seconds na lang. Parang 24 second shot clock na sa kung sa basketball pa, daytime na. Parang Damian Lillard, di ba? Mm-hmm. Damian Lillard, pag sabing Damian Lillard, daytime. Oo, daytime. Yeah. It's daytime. Oo. Naba na pause dito, men. Oo, pala nanood ka ng NBA, no? Oo, mati. Hindi, syempre, may mga... Hindi, inaano kasi kung... Mahilig kasi ako manood ng basketball, pero yung basketball, walang hilig sa... Hey, pag ano, pag okay okay na, may basketball doon, dami tayong makakalor ng basketball. Oh, may court dyan? Oo, oh, sina, Exe Boys, minsan, lagi ako nilaya ng mga yan. Yung mga sasagot ako, sina BDC, sina si RR, lagi ako nilaya lagi ng ano yun eh, ng basketball pag dumadaan ako doon sa camp. Malapit lang din, walking distance lang parang. Eh, doon lang sa building pre. Oh? Oo. Oh. Ano yun? Parang lang. Parang iba naman yata, minsan nakikita ko yung ibola umiikot dun eh, baso eh. ibang baso yun, par. Ibang baso ba yun? Hindi, ewan ko eh. Ayan na, Percy. Huwag nga, nihintay. Tsaka, one minute, yun yung pinaka-worst part. Wala, lahat ng, yung mga reserve post nila, bago ubos. So hopefully di na mag-desisitide dito kasi pag nauubos dito yung reserve time nila or reserve post nila kahit mag-desisitide wala din eh. It's up to Polaris kung papayag. Eh kung ako yung Polaris, 0-2 kami kanina, eh kailangan tong game mo na to kahit na ano masakit man sa kalooban eh ano kayo eh, kumbaga shot clock violation kayo eh. Turnover yung Yangon dito, na-disease nila, eh, 0-2 yung Polaris. Kung 2-0 yung Polaris kanina, sige, we can wait. Kumbaga, humble ka dyan, eh. Hindi mainit ulo mo, eh. Kumbaga, sige, tayo na lang natin. Eh, dito, tingnan mo, where is he, di ba? Tinatanong na, eh. Pero sa laruan nila ngayon, no, itarang hindi pa rin sila nakaka-recover. Kasi, knowing yung Polaris Esports sa mga games nila, like, kapag nakuha nila yung mga... yung momentum nila, yung timing nila, paano, saan sila magpi-play around, di ba? And, ngayon nga, dito sa game na to, syempre, hindi pa, dun sa 2-0-2 nyo against Motivitras, syempre, hindi ko pa rin nakapag-recover, kumbaga, medyo nakapag-ano ka ba,
kumbaga ginigising ka pa dito ng Young Galacticos. Dahil ngayon, lamang sila sa kills, lamang din sila sa network, pero at this time medyo pinababa, mababa na kay network nila kung tutusin, pero mukhang ginigising na sila sa realidad eh, no? Never mind, just pumayag si Jimmy na mapasa ko, baka narinig tayo, nagkali. Pero ano, pero dito ha, para sa side na kalimutan ko tuloy. Ito yung sinabi ni Sol, ito yung sinabi ni Sorin. We love BHP girls. Kukulo ko yun ha, ano kaya lang sa girls namin dito. Sabi yun, kukonyata na. Joke lang. Nice sportsmanship, sabi ni Young PhD. Pero, nandito katagal na post, habang nakasmoke yung Yagon, baka nag-artab na sila and alam na nila for sure positioning dito ng Polaris. Ang tagal na nung post na game eh. Pwede ka nang tumingin sa stream ng BTS. May tama na yung pwesto ng kalaban. So, alam mo na kung saan katatakbo rito. If ever, ito, nakabalik naman na. So, let's go. Ayun, tinan mo. Tinan mo magiging movement nila. Ayun, nakaping na nga eh. Nakaping na nga eh. Oh. Alam nila. Alam nila yung gagawin nila. Ayun, tinan mo. Alam nila may tao dito. Huli ka, bulaga. Ayun, Chivas Guard. Chivas Guard na. At kalahating unagarin tong Yangon Galactic, no? Nang abo, alam nila kung saan sila nag-retro rolling border dito, pero umako na nag-8. Mabu-burst naman yan, but nag-go center. Lang Dragons, nandit solvent, hindi nila mahabol. Pero they need to slow it. Gamit yung attack ni Howe dahil meron naman. Ayong Scotty, pero kidlat lang ni paring Young PH. Yung kikitil sa buhay ni paring Mac. And tingnan mo naman, Natsumi next to Paul. Naduga pa nga. Huli ka. Yuls? Ay, DKB. Ito men, itong Witch Rock. Sustain, 5 tags. Into the Spider Burst. So makakak-take sila ng Sound with Kill pa nga. Doon, Young God. After, kumbaga, it's all part of the plan. Yeah, part of the plan. Parang kanina ko narinig yun kay Joker sa The Dark Knight. Si Kuya dito sinasabi niya rin yun. It's all part of the plan. Uh-oh. When the chips are down, these civilized people, yeah, ayoko na ituloy, baka humaba, magalit ang mga tropa natin dyan, pero True Tower, i-take down na dito ng Young Galactus. Pero isa sa mga pinaka-solid movie yun na paborito ko, Boss Knight. Yung directed by Christopher Nolan. Ayun, The Dark Knight. Panoorin mo yung boss na. Napaka-solid ng, si Batman ba yun, di ba? Batman. Oo. Hindi mo pa napapanood yun? Heath Ledger, Joker. Napaka-solid na performance, man. Parang napanood ko na, di ko lang, sobrang dami kong napanood sa sine. Like, minsan, kapag di ko trip, siyempre, kapag tropa, mananood tayo eh. Agad na siya, 2008 pa ata, pero ito, nice blink in, coming from Nico, ganda naman ang pasok niya dito, pero she was to slow them down. Natsumi with the whirling axe, papaikot yung palakol niya dito, pero yung ravage, tatamaan yung tatlo sa backlines, and habang naka-BKB Natsumi, protected pa naman siya, pero once mawala yan, delikado, pero ganda naman ang binagawang standard, pero bonus strike, with that, Wukong's command, pero sa yata yung buyback, pero kapag yung sector pa nga, the dodge, sabi nga dito yung boss nurse, and Nico inabot siya dito, Peter Parker, ewan ko kung sino yun, kung si Andrew Garfield ba yun. Toby Maguire or yung isa, aray ko, no, next to Paul, hindi, nag-scuba diving pa, nag-backstroke pa. Mapapatay ba ni Mac? Ito, spider legs ulit, yun, napapatay naman nila yung Tide Under dun sa backlines. Mukhang panalo sa teamfight dito yung Polaris and mukhang uubusin yung Yangon Galacticos, triple kill for Mac and ubus, pati pantubos yung Yangon Galacticos dun, boss burst. Oh my God. Like, kanin siya kasi ang dami ng mga magandang moves, magandang attempt dito na side ng Yangon Galacticos kanina. Pero the worst part dito is hinabol nila dito si Night Stalker. Yep. Yun na-caught doon na punta yung attention nila. Oo. Yun yung pinaka-worst part. And ang worst part pa doon, men, is si Leshrac pa. Yung wabol sa kanya, which is sobrang kailangan doon sa frontline teamfight na yun. Nasulit yung mana niya, yung Pulse Nova and yung Diabolic. Instead na dun sa kalaban mapupunta, napunta na lang dun tuloy sa Night Stalker. Di ba? Ay. Yun lang. I mean, nangumsat kasi yan tuloy. Ang bilis eh, digital lang karma eh. Nangumsat kayo kanina ha. Ang ganda ng smoke lane nyo ha. Eto, bumalik tuloy sa kanila. Now, mukhang Polaris yung may chance makapag-take ng second Roshan.
They have at least 19 seconds window to work with. They don't have Ravage. Kasi nangyangon Galacticus, pero based sa mapa, looks like gusto nilang kumontest. Tumalun si Lund, kala mo talaga. May Ravage. Pero nandun yung... Ginaganda ng Pulse Promise nalang, pero that Solvayne counterplay naman for Polaris. Ito na yung Wukong. With the Boundless Strike, papalagay ni Paring Ha with the Whirling Axe sa loob. Kaso lang, tignan natin kung ano magiging discard. Once mawala BKB, patay itong monkey na to. Five bucks. Pero yun lang! Oh my god, bumawi naman ulit pa sa amin yung PH. Sundot ko lang itong ginawa niya doon sa side ng Polaris. And si Nico, Nico Bay, oh, narinig ko kay boss, ano, ito, Nico Bay, di ba may Nico Baby, ito si Nico Bay. Siya lang Nico yung tangin. Hindi, tangin makakasurvive para sa side ng Polaris. Nabigyan yung mga stock boys na. Oh my god! What is happening sa mga team fight? Like, ano, medyo nakakalito siya in a way na, alam mo yun, parang back and forth siya na... Nag-backfire eh! Nag-backfire sa isipin mo, Pulse Promise, ang ganda, ganda rin yung Solvayne sa... Actually, oy, wait! Oh, lang, Nico! Hindi, napatay lang ni, Nico, I guess? Napatay ni, and then, napatay pa rin ng YG. Ito na talaga. Oo. Kasi ang kunin yung Aegis doon, pero ang problema, ayun nga, mabilis, may kwi, may pagkakwiki. Ay, kadiya, aray ko. What is happening? In this game. Paktay yung mga giatay. Lima sila dito, hindi naman pwedeng i-commit nila yung mga buyback. Tech ang lapit nila, 20 seconds for Nina, 17 seconds for Troll. This could be a lane set of Rush. Yung top lane, pinakamainam na pwede mabasagan. Yun, bukta naman na siya ang PH. Milibarax kasi ito eh. Kaya kailangan ito yung prioritize mo. And pabuhay na rin kasi itong Polaris. Pero they have Aegis na rito. Cooldown na yung Ravage, boss Dars. And for Young and Galacticus, looking good sila dito with a Singe Crips pa na paparating. Yapi. And masakalap pa doon. Wala ang buyback si Troll. So kung if ever mamatay, eh talagang... Diba siya? I'm not sure, pero... Alam ko meron siyang buyback eh, pero Split Earth, hindi nga lang tatama. Yung Scepter, para dito kay Young PH, medyo naubusan na siya ng mana, pero importante, may Aegis of the Immortal. Naka-overwhelming blink na rin to, ah, kaya hindi rin basta-basta pag tinalunan ka talaga nito. Bobobahing ka na lang yan. So, nabasag na. Butas dalawang mapa, boss Dars dito ng Polaris. Not sure kung may buyback siya, pero parang feeling ko wala eh. Kasi bumili siya dito ng Claymore, tsaka... lifesteal eh, si Natsumi. Not yet sure. Pero if ever, di niya bibilin dito si... Di niya bibilin dito yung River. Kailangan niya siguro yung buyback. Or better yet, medyo kailangan itong mag-farm out ng konti. Gusto niya bumuli ng Satanic, then mag-save siya dito ng buyback. Yep. Kasi si, at this point kasi, hindi afford ni Troll na mamatay eh. So kailangan niya ditong magal every single time sa teamfight. Katulad ng ginawa nila nung yung... previous team fights, pero ang problema kasi etong si Leshrac from out of nowhere, dun siyang nagbabuga ng damage eh. And all of a sudden, 7k na yung kalamangan dito ng Yangon Galacticus, 37 minutes exacto sa laro natin, and yung network lead nila dito, parang yung lamang lang ng Leshrac, 26k tapos 19k lang yung ano, yung Alina, parang sa kanya galing lahat dito pagdating sa network, pero look at this, nakasmoke sila, available yung Ravage. Magkakasalubong ata. Once lumapit sa creep curve to si Natsumi, bumitaw ng Bowl Strike pa lang si House. Alam na. Alam na this. Alam sa likod si Nico. Si Nico Bay. Nico Bay, MVP yan ha? Noong Phoenix Fair. And nga pala, yun pala yung bawi ng MTG. Kasi sila yung nakakapit yung nag-stake yung mga Grand Finals, di ba? Pinagganti ni Jabs. Yung Polaris, oo. Pinagiganti ni Jabs. Aming naaway niyo yung mga ano ha. Mga MY gangs ah. Mga Thailanders, Islanders ah. Mm-hmm. Tawag kasi sa mga 'yan yung magtatropa na pro player sa ano, sa Thailand. Mga MY gang 'yan eh. Tawag ka tropa na rin yung mga sino, Masaro, sina Lionax, di ba? Ang mga team dati na solid for Thailand, yung White Price tapos White Price Gaming. Oh, di ba? Oo, nalala. Pero nakalimutan ko na yung roster niya, sino yung or yung player pala. Na 3D service ini yung mga yun. Pero dati nga meron ganun. Alam ko so, lang qualify yung ano eh. Sa TI quali yata yun. Solvayne, kinumit. Wukong's command nandun. Gusto nilang at least ma-secure yung tier 3 tower. Hindi ka talaga makakalapit dito. If you're Polaris, meron pa silang backup Ravage Blink in kung sakali. Look at that Split Earth. Grabe naman. Dalawa-dalawa magkabilaan. Kaliwat kanan, left and right.
Yes or no? In and out? Hot and cold? Yapi. Pero may ages pa rin naman. 1 minute so pwede yung sulitin. Ay, may ano? Teka! May refresher dito si Hawa. Oo. So tignan natin. Kapasok na kantan. May boundless strike. Delikado less rock. Kalahati age ko niya dito. Explater. Tatamaan. Laguna Blade. Force Splitter. Sabi connecting. Ang daming tinamaan yun. Pwede na nga ata mag-refresher dito. Mga friend. Pero patay Earth Spirit. Buyback will be committed. Para dito ay pari bully. Splater. Hindi ito tama. Yun lang. Mapipitas yung Earth Spirit doon. And Tide Hunter as well. Pero walang proper target dito. Yung Yago Galacticus alanganin. Natsumi. Yung lalabanan niya dito. Na-disarm nga lang sandali. Etong Lina. Pero napatulog sila dyan. Good night everybody. Yat up na yan my friend. And walang mga buyback dito. Lina. Yung Yago Galacticus. And Zorain might fall as well. Only Leshrac. Ang tanging buhay pero not for long. Next to call na siya dyan, panigurado. Pero oh, uy, nakapag-overwhelming yung paat. Gusto niya lumaban sa lima. Wala ba naman sa lima, kaibigan? Itong boss, pati pantubos moment na naman yun. And Polaris, all of a sudden, they all have the luxury dito, Yangon. Pero they messed up. Big time. Oh boss, my God. What was that? Like, wala silang target. I mean, dun sa, game, dun sa team fight na yun, they don't have a real target dun. Wala silang masyadong pinafocus na hero. Si Lina was there out of position. Pero hindi nila pinapansin si Lina sa teamfight dun. Like, they thought na mamamatay na siya dun sa Wukong's command. But although even walang or one-fourth na lang yung mana ni Lina dun, he still managed to team wipe itong side dito ng Yangon Galacticus. Oh no! That was the worst decision making yata yun na sa side ng YG. Akala ko lang talaga ang gusto ng Yangon doon is magbasag lang. Bigla silang napalaban. Isipin mo, ginamit nila yung Wukong's command para lang ma-secure yung tier 3 tower. Ganda sana nung Ravage, pero yun nga na point out mo is napabayaan nila sa kusina. Itong si Mac, nagmukbang si Mac doon. Grabe, hindi mo ba ito basta-bastahin to kasi grabe yung right click damage na magagawa dito ni Mac. Napakasakit. Laking bagay din yung ano? Laking bagay din yung item niya doon boss darts na ano, Hurricane Pike kasi naka-position talaga siya nang maayos eh. Natutulak niya lang yung papalapit sa kanya. Totoo 'yun, na-reposition. And same goes ko ni Nico, gusto ko sana i-point out na kanina yung Ravage din kasi walang follow up eh. Like si Monkey King was pina-focus dito ni Nico that time or sa may backlines and then afterwards like hindi na nakaporma, hindi na nakapag-provide ng extra damage doon sa side ni Yangon Galactus. I think wala pa yata ako wala akong nakita na magnetize doon sa team fight na yun eh. Like, parang perfect. Oo. Tsaka kita mo, cooldown pa kanina. Kasi kanina, mga ilang seconds, deep up your Ravage dito and yung Wukong's command. But ito, smoke up coming. Tignan natin, 5 months smoke, mahulay, Natsumi. Tignan natin, uy, na-anticipate nila because of the Ward, Lotus Orbeez, so that's a soul vibe. Kumonekta yan, kamukha lang ng Lotus Orbeez. Uy, na-clip TZ! Ito na, clip TZ, Ravage, eto na, bonus stun, multiple stun, and huwag yung sabihin, Polaris naman yung mag-chock na, pero buyback ulit dito, parang wala mong lalaro, kinayang makamatay yung Tide Hunter, Wukong's command, is it enough? Patay dito, oh, no! Pero patay din naman, and Mac na naman, once again, will pay off, nag-prevail dito na naman yung mga right-click damage, with the help of Hurricane Pike, the distance. The distance boss Darce dito nung atake niya. Attack range. Totoo yun. Range shot. Pero si Zorin talaga yung na-clip TZ. Yun yung pinaka Ray pinaka masaklap pa sa nangyari sa team fight na yun. Like, may naka-raper ha? Sino yung naka-raper na? Sina. Kaya pala talagang ang sakit. Dek, nung after ng team fight na yun, bumili na siya agad. Bumili na? Oo, on Divine Reaper. After nilang patayin si Monkey. Nako, ito yung kailangan maging aware dito ng itong side ng YG kasi if ever na ma-realize nila na may Divine Reaper si Mac dito, kumbaga may eager na silang okay si Mac yung kailangan natin post dito. So yun lang. Yes, sure, ah. Parang kabracket ko ata to, ngayon pa lang pala siya mag-BBKB. Anak ng weteng. Last item BBKB. Ay! Mga kabracket ko sa Herald, hindi. Yeah, pero dito, sige natin na ito, resakit ang Laguna after the soul by play. First the detection, ang pa yung although setter na sila hindi ma-right-click, CML, with the stomp, tatama yan, it's alright. Lungan siya dito ni paring yun, hindi naman nila ipo-pursu, pero your splitter, aray ko, wasak ka dyan, my friend. Hindi magical yan. Hindi imagine talagang baragang mukha mo dyan, mate. The for me, ito tinatawag na huwag kang pinit, lalong sasakit. Divine.
Wag kang titingin sa iba, talagang kotong ka talaga, hindi. Aray ko, bes. What is happening? Pero at this point kasi itong anong nangyari sa Polaris is even though na push out sila dito ng set of rocks, parang they still in the game pa rin sa dito sa ating game number 1 man, like yep. Yung Divine Reaper pa rin or threaten pa rin itong side ng YG kapag nagkamali pa sila dito ng pwesto or team fight na gusto nilang i-dictate. Pero at this point, this is gonna be hard to them to get this final set of rocks. Kasi itong si Lina is nagpo-provide na siya dito ng right click damage. Is a real big boss dito sa ating game number 1. Maki is the real raid boss here in this game. Yung raid boss na raid boss talaga siya. Yung final boss, kumbaga. Inalaban talaga nila yan ng patayan. Yung kanilang last set of racks. Dito nga sa bottom lane. So if you're Yangon Galacticos, feeling ko kailangan na mabuo ni Young PH talaga itong BKB. Hindi rin kasi talaga pwedeng matatamaan ka dito ng stamp eh. Laking bagay yung na itutulong nung stamp kasi tulog ka lang talaga muna dun eh. As much as possible, hanggang di kayo na-attack eh, hindi ka muna magigising eh. Hindi ka makahagip ng kung anumang skill or right click. Diyan ka muna, tulog ka muna. Tulog tsaka tanggal armor talaga eh. Yun yung isang factor ng isang Elder Titan. Pero to, nag-smoke sila. Arc Ascension is up. And as of now, itong AG, I don't know what's their plan at this point. Pero nakabang na dito ha, may ward! Aray ko, tignan natin kung paano magiging initiation. May... Laris. Oh no! Target, pero buyback, i-ravage muna yun bago ka mamatay. Naku po, hindi nga pindot ni paring Lun yun. Pero TP out, successful, skin lane, nandun yung ping sa kanya. So alam, ni Nico kung saan siya nagtungo, kitang-kita yung trajectory. And ito na, mabobursa yung yata nila to. Pero TP out, nagamit niya agad yung void! Hindi naabot dito sila Boomin, walang inkswell ata nakalagay sa katawan niya that time. Pero for Polaris, makakadalawa sila doon. Boss Dan, yung nakumit, yung buyback nung si Oka. Oo. They almost get the... Alam mo yan, na may word doon yung side ng Polaris. They have prepared na if ever na dumaan doon yung side ng YG, although YG somehow survive doon sa... Kumbaga, checkmate yun in a way na... Medyo may takot pa rin dito yung Polaris or maybe na itong si Tide lang talaga yung naging focus down nila. Ito na, Boss Dars, magkakaroon ng bakbakan. Uunahan nila si nanong Tide Hunter, si Leviathan, si Levi. Tignan natin, minus 1, pero may buyback din naman. Itong si CML, agawan na to sa Roshan. This could be a last team fight sa larong to. Game number 1, kapit lang guys. Tignan natin sino maiinip. Nagkakaadiwal dahil mga guys. Dito, look at that! Cutback! You have to kill Macbeth! Kalaban kaya sila dito, dieback yun. Full CMN, pre-shot na pre-shot, pero masustin ka lang yung Zone Ring, giving his teammates time as much as possible, giving them sustain. The false promise, dun sa Lashara, nag-prevail, Boss Dars. Oo, false promise, Fates Edict, dun sa naka-soulbind, man. Kita mo yung double Laguna dun, like, walang damage. Abang nangyayari yun, hinihil ni netong si Zori, netong si Lesh. Dahil yep. Dun sa post promise, para kahit papano mabuhay pa rin siya. Kasi pag di niya hinihil si Lesh dun, possible siya yung mamatay dun. It's either sa dalawa, di ba? Pero in the end, itong si Zori, dun sa teamfight na yun, I think siya yung MVP dun. Kung hindi, kulang sila like si Tidehunter. Wala siyang buyback that time, pero ang problema lang, wala siyang Ravage. So I think ang mabibitaw lang niya dito, gash lang talaga. Gash lang talaga, pero may Lotus Orb pa naman dito si Hell. So that's a double BKB pa kung sakali, pero isang Wukong's Command na lang yung magagawa niya. Pero cooldown to as much as possible. This is a 4 versus 5 scenario. Nagkakaabangan dito sa pit. Alanganin din dito Polaris. Kailangan umuwi ni Mac. Ha? Kailangan na dito mag-regenerate ng mana. Pero for Young Galacticos, parang takot pa sila dito kung kailan lamang na sila. I think kailangan nila hampasin to. Dark Ascension will be used. Nico, tatamaan ba ng Split Earth yung unggoy doon sa gilid-gilid? Hindi naman. Pero I think kailangan nila muna nila mag-backo. Kailangan nila muna mag-backo. Kailangan talaga yung Ravage. Kailangan talaga. Yep. Oh, Ravage, tapos ito, tsaka ini-scoutan lang kasi sila dito ng Dark Ascension, so... And pansin mo, Boss Dars, yung Leshrac, iba na yung naging story ng game natin nung nagkaroon na talaga siya ng
Oo. Ito talaga yung item na kala. Siguro, medyo messed up na huli niya na ito binuo. Pero, on the positive side, is 9 seconds fresh BKB pa yan, lalo na sa mga gantong moments. Hindi ka talaga ma-skill na basta-basta. Mm-hmm. So, alam niya kasi dito na even maraming spells itong side ng Polaris. Kasi, ang iniisip niya dito would be yung physical damage eh. Kumbaga, yes, they have the burst, they have the Laguna. And ang iniisip kasi dito ni Leshak is yung armor niya talaga eh. Kasi pag sobrang baba ng arm niya dito, even though yung beast damage din sobrang baba, possible din na ma-burst out pa rin siya dito ni ET. Pero since yung itong Shiba's card is plus armor lang siya, hindi siya yung typical na beast armor na nade-deduct dito netong si dito si Elder Titan, eh parang okay pa rin naman siya in a way na they still have armor in terms of kakunatan, di ba? Kaya feeling ko nagsasurvive pa rin naman dito si Leshrac. Kaya makes yun lang siguro nakita ko, kaya hindi rin siya nag-BKB eh. Kasi kailangan niya talaga mag-survive dun sa physical damage na napoprovide dito ng Polaris Esports. Eh nadaram ako, may halong last mayata ako. Wala mga pupuntang game sa akin. Almost 1 hour and mahigit. Umaabot, pero ito, humahampas na sila yung PH. Kampante sila dito, kung meron man teamfight sila na gustong mangyari dito sa loob ng pit. Nagsa ganun yung Ravage nila, pero Wukong's command, trying to secure this, Roshan, pero Nico dito yung magiging big time player. If ever, lumabas si parang yung PH na pa-overwhelming blink siya doon, papunta kay Nico, nasa ganun, mga zone out. Pero Cheese, Queso, Aegis, Refresher, lahat na, kunin mo. Pamana ni Lola yan, pero tignan natin dito, Natsumi, papalag kaya sa loob ng pit. Medyo late na to, for Polaris, if mag-decide silang lumaban kung kailan tapos na yung pit doon, napatay na. Pero Yangon Galactico somehow, titake nila doon yung goodies ng Roshan. Truly. And I think hihintay mo na siguro ng isa pang or... Ala, Didi! Naku, Didi pa. Kili na yan! Aray, binibig lang. Yan. Oo. Kala ko, bibig pa nila eh, pero kunin na. Yup. Kaso lang, wala na siyang bottle room, so hindi mo na yan mapipreserve. So, kailangan na talaga, feeling ko. Habang may DD, habang may Divine, doon nila dapat usulitin. Kasi sa nonsense lang din kung hindi mo gagamitin Divine dito, kung risky at some point, pero kung susugal yung Polaris, pwede. Kaso maisipan na lang nito, wag na. High ground na tayo. Kasi yun na yung magiging team fight. Eh. Clear out na lang dito for Yangon Galacticus. Papasok yung creep wave sa top lane. And kasi lukuyan nilang pinupush na itong bottom lane yung mid. Wala namang problema. Maskulado naman yung mga creeps dyan. So talagang, eto na, it's now or never na to para sa the Polaris boss. Yapi. And I think ito na yata yung magiging sugal ng Yangon Galacticus. Kasi tatlo na rin yung meron siya refresher itong si Monkey King. K-Tide binigay. K-Tide na binigay. Oo, oh, K-Tide na kailangan, binigay. Oo, oh, kailangan K-Tide. Triple Ravage talaga ang kailangan niya dito. Trip, tsaka double Wukong's command. Siguro sapat na yun para ma-hold up nila dito yung side ng Polaris. And ang sa side naman kasi ng Polaris, wala yata silang nisa at this refresher eh. Pero teka, ito yung sinasabi natin. Ito na Wukong's command, pero sa backline dito, ganda ng pasok ni Guardian. Pari Bumi, gusto niya sumundot ng Soulbind, pero patay! Mamen, etong si Zorin, there's no potential false promise. Kuha nga lang doon si Bumi, pero ang advantage, lapit lang ng beast. Kung magbabayba ka, makakabalik ka agad sa team fight. Mukhang ayaw nila dito, Yangon. We will wait 1 minute and 30 seconds para dito sa aming Oracle. Gusto namin kompleto kami, pero patuloy na umahabol dito yung Polaris. Maghabol sila, how? Papasok yung kanyang Boundless Strike, pero let's see kung may mahuli ba sila. Yung gosh! Napupwersa dito na hindi makapag-blink out. I mean, blink in itong Night's Tower. Kasi yung gosh yun, look at this, the cast range, ang layo. Ang layo ng Uggs. Tsaka Oracle lang kasi na-check with nila. Ano na naman, nagtitip eh! Uy, sayo! For skillet yun, pero hindi yata nila abot ng vision, I don't know. But I believe, siguro hindi. Wala din siyang power stop eh. Ang cooldown din yung kanyang power stop dun. Siguro kung napag-power stop siya dun, baka mahabol pa na si Troll. And, pero ang problema kasi meron ng Aeon Dis eh. Kaya arang hirap yata ito na mahirap na patayin si Troll dito. Tapos wala ka pang nullifier, compare mo dito sa side ng Polaris, they have the nullifier. So, lahat ng mga power stop, lahat dito ng Glimmer, lahat yung mga Ghost Scepter, eh maninigit lang dun sa, dito sa main nullifier. Kaya feeling, kaya ang hirap nito for their so, kita mo si kanina si Oracle, tetry niyang isave yung sarili niya dun at the very best at least. But, ayun nga. Yung basta matamaan ka pa rin dito na nullifier, ang hirap. Alam mo, ang hirap talaga i-save yung sarili mo dun. Sobrang pre-hit mo pa. Tapos,
if ever the worst case pa doon is pwede pa niyang ikas yung false promise sa sarili niya, which is yun yung pinakaayaw mo na gawin sa isang Oracle. Kasi kailangan mo talaga i-save dito yung mga core, at least ito si Leshrac or pwede rin si Monkey, tingin ko, pero nakita ko lang na better na i-save dito si Leshrac para paano makapag-dump pa rin siya ng damage out. Eto na, tumalon yung PH with his last LaGuardia. Pero Ravage, uy! Tatama na rin yan, pero wala silang planong gumaw dito, ha? Nandun yung 4 detection, nirefresh na nila yung kanina mga skill. Earthplater, hindi tatama, pero look, sa likod na naman. Nahanap na si Zoraid. And patay na siya nga lang dyan, together with Monkey King, na meron nga lang Aegis of the Immortal. Isang Rax na lang natitira dito. Susugal kaya siya, ang sakit ng damage. Kaya yes, tatama, pero patay MP, yeah, another Ravage. Pero given na wala na nga yung Monkey King dito, kulang sila sa damage. Lone will fall as well. Napabayabak yung MK, ha? Tignan natin. Lakon, Divine Raider! The Divine Raider is on the deck. Sino makakapulot? Wala silang pakialam dito. Tignan natin, Leshrac. I don't know kung sino nakakuha. I guess Lesh to. Kaya nga nila itong patayin. Isa gano'n. Ito kasi pero pwede na tumayo pag right click ito. Gano'n yung jump. Kasi Mac! And the Rose Nova looks like it is all over. GG, tinawag na. In number 1-0-3, Polaris Arrow na to. And Young and Galacticus. With a roller coaster ride contra dito Polaris, inubos pa nila yung pagbumuka dito. And Yangon, naka-ultra kill pa doon si paring Lesh. Grabe yun for Polaris. Ang dami lang talagang skill, men. Dalawa Ravage. Dalawang Ravage. Dalawang buhay. Dalawang buhay. Nag-buyback pa. Tatlo buhay ng MK. Tatlong buhay ng MK. Totoo nga yun. And ayun nga. So, tutusin yung laban na to. It's more on errors yung labanan dito. Kung sino man mas maraming errors, yun yung matatalo eh. Pero I think yung last team fight was not really a error, pero in a way na itong Polaris, the way their team fight na not, parang not part of the plan yung nangyari dun. Kasi si Nico sobrang layo habang nangyari yun yung team fight, mas pumapabor yun sa Yanggang Galacticus. Parang napasobra yata ng chase itong si Nico, kasi kailangan siya dun sa team fight na i-box out dito yung mga ibang heroes eh. Pero yun nga, lagi niya kasi check me dito from time to time talaga itong si Oracle. Pero kahit pa paano, somehow itong Yanggang Galacticus, without that Oracle, that team fight, they still managed to win it all. Pull it off, yeah. So yun na nga mga boss, game number 1-0-3 ngayong araw, pero may chance pa makaisa at least bago magtapos yung ating live Dota action ngayong araw. Pero meron pa tayo second game, pero bago yan, syempre boss Dars, pasalamatan natin muna yung minamahal natin mga sponsors. And syempre The Armory, Steel Series, Enever Active, and Predator, and of course pnxbet.com is our promo code upon XX mga sir, and upon registration, so pwede pa kayong umabol ng game number 2 dyan mga sir. So kami ni Jay, don't go anywhere guys, and we'll be right back for the game number 2. We'll be right back. Ba't nagganun yun sa'yo eh? We'll be right back. Diyan lang kayo guys, bounce muna kami, dagger out, peace. Bago na ang mundo, mas humirap ang goal.